si Ista, ang reyna ng mga sirena. Ilang araw ka na namin sinusubaybayan. Alam namin na wala kang mapuntahan. Gusto lang namin na malaman mo na bukas ang dagat, Lalia, para sa'yo. Salamat, Ista. Pero, tao ka rin ako. May buntot ka na, kaya sirena ka na. Hindi. Malay mo, bumalikan ka ako. Ganun pa man din, bukas pa rin ang dagat, Lalia, para sa'yo. Habang wala kang mapupuntahan, dumito ka na muna. Hey, Ista, ano itatawag natin sa kanya? Dapat pa ba natin gamitin yung pangalan niya sa lupa ngayong nandito na siya sa atin? Hindi. Papalitan na natin yung pangalan niya. Maaari bang ipangalan namin sa'yo ay Marina? Opo! Magmula ngayon, Marina na ang pangalan niya. Gusto ko nga sanang tawagan ng mami at daddy niya dun sa States eh. Pero nag-aalala ako, baka sila naman ang atakihin. Cargo de konsyensya ko pa. Pero Pilar, cargo de konsyensya mo kapag may nangyaring masama kay Esther at hindi mo sila sinabihan. Ano kaya kung kumagalap ako ng doktor? May kakilala nga akong doktor eh. Siguro doktor na lang, tama. Ano? Doktor? Wala naman sakit si Esther ah. Hindi. Yung doktor sa isip. Bakit? Nasisiraan ba na ng bait si Esther? Hindi. Hindi pa. Hindi mangyayari yun. Akin na yung dugo ng bayawak. Sabi ko, akin ang dugo ng bayawak. Ay, sorry po. Ano ka ba naman? Hanggang ngayon hindi mo pa kabisado? Paano mo makakabisa? Ay, ayaw mo. Linalabanan mo. Hindi ba sabi ko sa'yo, pag-aralan mo to dahil ikaw ang magmamana ng kapangyarihan ko? Nanay, ayaw ko po talaga eh. Alok, ayaw. Basta, pag-aralan mo. Akin na ang dugo ng bayawak. Hintay mo pang mag-init ang ulo ko. Alam mo ba, Marie? Ikaw ang isa sa pinakamagandang sirena. Ista? May hihilingin ko sana ako sa inyo. Ano yun? Ito pa rin tawagin, nanay. Halika dito, Marina, lumabi. Alam mo bang ang mga sirena nanggagaling kami lahat sa itlog? Para kami mga isda, ang mga babaeng isda ng nangingitlog. At alam mo ba ang mga sirena, hindi kami tumatanda. Kahit ilang libong taon na kami, mahal pa rin kami. Hindi ka po! Oo, pero alam mo kung gusto mo talaga akong tawagin nanay kung yan ang ikasisiya mo. Oo, bakit hindi? Christina!
tumigil dun eh. Ito ang tatandaan mo, Marina. Kahit anong mangyari, huwag na huwag kang pupunta doon. Halika na dito. Marina! Marina! Uy, tahimik ka! Kanina ba't parang malungkot ka? Iinit kasi yung ulo ni Nanay Ista. Bakit naman iinit yung ulo ni Ista? Baka naman minasabi ka. Nabanggit ko kasi na pumunta kami. Ang sakit at tagal na yun. Kuweba, pwede yata naman yung dugoy. Tapos, nung tinulad ko siya, tungkol kay Dugong, doon. Doon siya parang nagalit. Eh talagang magagalit yun kasi bawal doon. Eh ayaw nga niya marinig yung pangalan ni Dugong eh. Bakit? Eh masama kasi si Dugong. Kumakain siya ng tao. Hilig niya pa yung mga lalaki. Kumakan pa nga yun eh. Tapos nang aakit ng mga mangingisda. Hanggang yun tumatanong sa dagat yung mga mangingisda. Masakit doon, tayo mga sirena pinagbibintangan ng mga tao. Kaya nasa atin yung galit nila. Kaya bawal pumunta kay Dugong. Nananakit yun. Marina, ha? Huwag na huwag kang pupunta doon, ha? Oo, huwag kang pupunta. Alalahanin mo yung bilis sa'yo ni Ista. Pilar! Nandito na si Dr. Sandigo. Ay! Dr. Sandigo, magandang araw po. Magandang araw naman. Eh, tumayo kayo tuloy. Hindi po tayo. Maupo ko muna kayo. Salamat po. Sandali lang po, pupuntahan ko lang si Esther. Ah, sige. Virgilio, kumusta ang pasyente natin? Ganun pa rin, Doc. Walang pagbabago. Malungkot, umiiyak, tulala. Esther? Esther, andiyan na si na Dr. Sandico? Esther? Dati ay nasaktan na. Ayoko na sanang lumuha pa. Nag-iisip, nagtataka. Sa akin kaya ay darating ka pa. Esther! Wag! Esther, wag! Nagtatanong ako, kailan kaya? Ano? Eh, naawa na kasi kami dun sa bata eh. Lagi na lang malungkot. Parang talagang gustong maging taong muli. Eh, baka naman makatulong si Dugong. Paano naman kayo nakakasigurong tutulong si Dugong? Mali naman natin, Ista. Baka naman sa pinagatagan ng panahon, bumay pa si Dugong. Hindi nyo kilala si Dugong. Ang kagaya niya ay hindi na magbabago kailanman. Eh, anong gagawin natin kay Marina ngayon, Ista? Pasayahin nyo siya, libangin ninyo. Pasasaan? Ba't masasanay din dito yun? Hello?
Op, 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 Isabel! Saan na naman ang punta mo? Kuya, may inutos kasi si Mama, may pinapabili lang. Wala akong inuutos. Buko ka. Balik! Ikaw, dami-daming trabaho eh. Magalakwatsa ka pa. Eh, wala kaya akong ginagawa dito. Saan walang ginagawa? Tulungan mo kaya ang Mama sa mga beddings. Buti nga meron tayong mga guests ngayon eh. Ayaw mo pang tumulong? Makikipagkita ka na naman siguro dyan sa Carlitos na yan. Carlitos? Please, hindi no? Eh kung ganun, edi walang dahilan para lumabas ka. Tulungan mo na, Mama. Kuya, bakit ba ang higpit-higpit mo sa akin? Buti pa lang andito si Papa eh. Wala na ang Papa. Kaya ako na ang boss. Tulungan mo na, Mama. Saan ko ito dadalhin? Doon sa bago nag-check-in in room... Anong room number yun, Mario? Room 15 po. Room 15. Good morning. Ay! Nakpo, Dr. Rafael. Buti na madalaw kayo. Good morning, what up, Sandico? Good morning. Ang pasyente ko. Esther, may bisita ka. Anita. Oh, hi. May appointment ba ako sa'yo ngayon? Wala po. I was just in the area, so I decided to drop by. You know, parehong-pareho ka ng daddy mo, Rafael. And I'm so glad that you took over taking care of me. I'm so glad na nagtiwala rin kayo sa akin. Sabi ko na ba sa inyo na isa kayo sa mga paborito kong pasyente? Pilar, parehong-pareho ng daddy niya, ha? Bolero rin. Ang ganda pala ng mami mo. Sa kanya ka pala nagmanay. Pero, teka, sino yung isang lalaki? Uy, alam mo, ang tagal-tagal mo nang suot yung kwintas na yan. Tapon mo na, luma na yan eh. Sige ito sa akin ng mami ko. Ah, ganun ba? Pasensya ka na, hindi ko kasi alam eh. Hindi mo naman agad sinabi. Kaya pala, hindi mo matanggal-tanggal yan. Mahalaga pala talaga sa'yo yan eh. Halika na, baka inaanap na tayo ng Nanay Ista. Pero di ba sabi mo sisilipin mo pa isa mong kaibigan? Susunod na lang. Nay, nakahanda na po ang pagkain. Subukan mo lang, mabubuksan mo din yan. Eh, ayaw ma. O, kanina pa nga ako. Alam ko na. Baka may lock kasi yan. Kasi pag may lock talaga, may hirap talaga buksan ako. Bakit mo alam ang tungkol sa lock? Nakita na ako na ganyan dati. Yung tatay ng boyfriend ko, may ganyan. Yan, nagka-boyfriend ka? Ha? Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Kiana, kung nagkaroon ka ng boyfriend, nagkaroon ka na ng mga paa. Sige na. Sabihin mo na sa akin, ba't hindi ka nagkukwento? Marina, alam mo namang bawal, di ba? At saka matagal na panahon na yun. Kahit na. Sige na, magkwento ka sa akin. Paano ka nagkaroon ng mga paa? Saan mo nakuha yung paa mo? Marina, pag nadinig pa tayo ni Stan, ako. Sige na, please. Marina, kalimutan mo na yun. Sige na, please. Wala ka nadinig. Please. Sabihin mo na sa akin. Parang awa mo na. Kay Dugong? Akala ko babawal. Kaya nga pinagbabawal na isa yung pagpunta dito eh. Kasi pa nagkaroon pa ay mga sirena, tuloy na nasisira yung mga buhay nila. Hoy! Anong ginagawa nyo dyan? Kayo ha,
Bigla na lang kayong nawala. Uy, alam niyo, bukas na yung bakal na kahon. Dali ka na, dali! Sige, susunod na kami, Vic. Siya, mauna ka na. Bilisan niyo, ha? Nanay, ka na. Sige. Basta, wala kang alam kung pagdito, ha? Sige, nalika na. Ang sa'yo.